latest at ng totoo. Ikaw, Ara, kumusta ang love life mo? Ako naman, relax lang. May mga suitors ka ngayon? Meron, oo. Ano, non-showbiz ba? Or... Non-showbiz, ayoko na ng showbiz. Pero hindi politician? Ay, hindi. Hindi politician ng mga suitors. Bakit ayaw na ng showbiz? Wala lang. Hindi naman, inaano ko yung showbiz. Kaya lang parang ano, parang mas tahilig kasi pag hindi kaya showbiz. So, dating ka? Lumalabas minsan, pero sobrang once in a blue moon. Dating pa lang ang ano. Parang may time naman ako mag-date. Once in a blue moon. Pero hindi pa boyfriend yan, Ari. Kailan mo balak? Hindi pa ako. Wow, dami ha. Ilan pa sila? Ilan na pinagpipilian? Lima. Ano lang naman, dalawa lang ang masugit. No? Wow. Pero ngayon, syempre, di ba, you're much older and you're now a mom. Ano na yung mga hinahanap? Siyempre, yung responsible, yung super understanding na maiintindihan ka sa work mo. Tapos, ano, hindi na yung tipong yung nakakasakal na relationship. Mm-hmm. Diba yung iba, huwag kang bumarkada dyan, huwag kang ano. Huwag yung ganun, kasi hindi ka na naman makikipaglaro. Mm-hmm. I mean, I'm a mother na, so gusto ko kasi yung magiging boyfriend ko, yun na yung mapapangasawa ko after college. Uli kasalan na, no? Yes, yun na. Ayoko kasi na kakagis na ng anak ko na iba't ibang lalaki yung nakikita niya. Ito ko yung nandiyan. So, I have nothing against sa iba, pero for me, yun ako. Kumbaga, nagkaroon na ako ng sexy image. Image lang yun eh, but in real life, medyo may pagka-conservative pa rin naman ako. Hindi naman sa dalagang Pilipina, pero ano, ngayon nagkaanak na ako, iba na yung priorities mo sa buhay. So, at least, hindi habang lumalaki yung anak mo, hindi siya mararattle nang parang ang daming boys, di ba? So, at least, kung sino yung magiging boyfriend ko ngayon, yun na. Siya na hindi ka basta-basta nagpapakilala sa anak mo. Hindi. Babae pa yun, di ba, anak mo? Oo. Hindi rin ako nagpapadalong sa bahay niya. Alam mo ba ang latest at ng totoo?